Bago si Lonzo Ball, meron ding isang NBA player noon na weird ang jump shot, ang player na ito ay si Kevin Martin, may height na 6'7 at isang shooting guard. Si Kevin Martin ay isa ring efficient na scorer, hindi man nakaranas na mapasama sa NBA All-Star Game pero naging successful naman ang kanyang career. Sa video natin ngayon, pag-usapan natin ang buhay at ang NBA career ni Kevin Martin. Ipinanganak si Kevin Dallas Martin Jr. noong February 1, 1983 sa Zanesville, Ohio. Lumaki si Martin na iniidolo si Michael Jordan. Naglaro siya para sa Zanesville High School at pang-apat siya sa botohan para sa Mr. Ohio Basketball sa kanyang senior year. Nang siya ay nag-college, nakatanggap siya ng full scholarship sa Western Carolina University, kung saan kumuha siya ng major in sports management. Noong November 22, 2002, umiskor si Martin ng college career high 46 points sa isang pagkatalo laban sa Coastal Carolina. Siya ay nag-rank bilang 4th all-time sa Western Carolina's scoring list na may 1,838 points. Nag-average si Martin ng 23.3 points, 4.5 rebounds at 1.7 assists per game sa kanyang tatlong taon sa kolehiyo. Si Martin ay nag-standout nang siya ay nasa college dahil sa kanyang success. Napili siya ng Sacramento Kings bilang ika-26th overall pick noong 2004 NBA Draft. Noong 2004-2005 season, nag-average si Martin ng 2.9 points, 1.3 rebound at 0.5 assist per game, na may average na 10 minutes per game. Nagpakita ng malaking improvement si Martin sa sumunod na taon, na may average na 10.8 points, 3.6 rebounds, at 1.3 assists. Naging starter rin si Martin paminsan-minsan sa panahon ng 2005-2006 season dahil sa mga injury ni Bonzi Wells. Kabilang dito ang pagkakasuspinde ni small forward Ron Artest para sa Game 2 ng first round playoff series laban sa San Antonio Spurs kasunod ng flagrant foul ni Artest kay Manu Ginobili. Mas lalo pang nakilala si Martin sa Game 3 ng Sacramento at Spurs dahil sa kanyang buzzer-beater layup na sinabayan pa ni Tim Duncan, na nagbigay sa Kings ng 1-2 na standing laban sa Spurs. Nang in-interview si Martin sa isang segment ng TNT sa isang laro, pinasalamatan ni Martin si Doug Christie sa pagtulong sa kanya na matuto kung paano dumepensa sa NBA, gayon din sa kay Kutino Mobley sa pagtulong sa kanya sa kanyang shooting. Sa panahon ng 2006-2007 season, pinatunayan ni Martin na kabilang siya sa mga top scorer sa NBA. Nag-average si Martin ng 20.2 points, 4.3 rebounds at 2.2 assists per game. Isa rin siya sa pinakamahusay na shooters sa liga na may 47.3% shooting percentage from the field at 38.1% from the three-point arc, kasama ang 84.4% free throw shooting. Si Martin ay pumangalawa kay Monte Ellis sa NBA Most Improved Player Award. Naungusan ni Ellis si Martin ng 3 puntos sa isang closest voting sa award history. Noong March 17, 2007, pinangunahan ni Martin ang Kings sa 95-83 road win laban sa Orlando Magic at sinamahan niya si Nate Archibald bilang ang tanging player sa kasaysayan ng NBA na umiskor ng hindi bababa sa 20 points sa isang laro na may isang field goal lang na ginawa. Nagtala si Martin ng 20 points sa 1 of 8 field goal, 1 of 1 beyond the arc, at 17 of 20 sa free throw line. Nang sumunod na mga season, si Martin ay naging leader ng team kasunod ng Ron Artest trade noong off-season. Sa simula ng season, maganda ang ipinakita ni Martin. Gayunpaman, nagkaroon siya ng ankle injury, dahilan kaya hindi siya nakapaglaro ng 15 games. Sa kanyang pagbabalik, tinulungan niya ang Kings na maputol ang kanilang 6-game losing streak. Nag-average si Martin ng 24.6 points per game sa nalalabing bahagi ng season, kabilang ang pagkatalo sa overtime noong April 1, 2009 laban sa Golden State Warriors, kung saan umiskor siya ng career high 50 points at naging unang Kings na umiskor ng 50 plus mula noong kay Chris Webber noong 2001. Pero noong 2009-2010 season, na-trade si Martin sa Houston Rockets, bilang bahagi ng isang three-way trade kasama ang New York Knicks at ang Sacramento Kings, sa kanyang debut bilang isang Rockets, umiskor lamang si Martin ng 14 points na may 3 of 16 from the field, 8 of 9 from the line, sa isang 125-115 na pagkatalo sa Indiana Pacers.
Sa pagtatapos ng season, siya ay nag-average ng 23.5 points per game sa loob ng 32 minutes. Nag-average rin si Martin ng 7.4 free throws per game, pangalawa sa NBA, kasunod kay Kevin Durant. Matapos e-veto ni Commissioner David Stern na nooy acting owner ng New Orleans Hornets noong panahong iyon, ang isang three-team deal na kinasasangkutan ng Rockets at Los Angeles Lakers na magpapadala sana kina Martin, Luis Scola, Goran Dragic, at Lamar Odom sa New Orleans, nanatili siya sa Houston para sa lockout shortened season. Nagtamo si Martin ng shoulder injury noong February 2. Sinubukan niyang maglaro na may injury ngunit mas lalo lang itong lumala nang tumakbo siya sa isang screen laban sa Cleveland Cavaliers noong March 11. Lumabas sa MRI na meron siyang labral tear sa kanyang right shoulder, at hindi siya nakalaro sa natitirang bahagi ng season. Bumaba ang mga numero ni Martin, na may average na 17.1 points per game na lang, ito ang worst sa kanyang career bilang isang full-time starter. Bagamat nakakagawa pa siya ng mataas na porsyento sa kanyang mga free throws, pero ito'y halos kalahati na lang ang nagagawa niyang free throw kumpara sa nakaraang season. Kaya noong October 27, 2012, na-trade si Martin kasama si Jeremy Lamb at tatlong future draft picks sa Oklahoma City Thunder para kay James Harden, Dequan Cook, Lazar Hayward, at Cole Aldrich. Sa Game 6 ng Western Conference Quarterfinals, umiskor si Martin ng 25 points sa isang 103-94 na panalo, at na-eliminate ng Thunder ang kanyang dating team na Houston Rockets. Noong July 11, 2013, siya ay opisyal na nakuha ng Timberwolves bilang bahagi ng isang three-team trade na kinasasangkutan ng Thunder at Bucks. Si Martin ay na-sideline sa loob ng 6-8 weeks pagkatapos sumailalim sa operasyon upang ayusin ang fracture sa kanyang right wrist, at noong March 1, 2016, na-waive si Martin ng Timberwolves sa isang buyout agreement. At noong March 9, 2016, pumirma si Martin sa San Antonio Spurs. Ang kanyang best effort bilang isang Spurs ay noong April 8, 2016, nang umiskor siya ng 17 points laban sa Denver Nuggets. Ang huling appearance ni Martin ay noong May 12, 2016, sa pagkatalo ng Spurs sa Oklahoma City Thunder sa Game 6 ng Western Conference Semifinals, nagtala siya ng 2 rebound sa loob lamang ng 6 na minuto mula sa bench. At noong November 24, 2016, inihayag ni Martin ang kanyang pagre-retiro sa NBA. Alam niyo po ba, na noong June 2010, nagboluntaryo si Martin na magbigay ng pera para pambayad sa funeral ni Casey King Thomas, isang 6 years old na batang lalaki na nasawi sa isang aksidente sa school bus malapit sa lugar ni Martin. Ipinahayag din ni Martin ang kanyang suporta para sa isang batas sa Ohio na nangangailangan ng mga seatbelt sa mga school bus. Sa ngayon, si Martin ay may marangyang pamumuhay, isang magandang tahanan na may malawak na koleksyon ng mga sasakyan. Sa katunayan, siya ang nagmamay-ari ng Brisbane Bullet, isang Australian professional men's basketball team sa National Basketball League, at meron din siyang charitable organization, ang Kevin Martin Youth Foundation, na matatagpuan sa St. Petersburg, Florida.